Guys, magandang hapon guys. May dayad nga hapon sa inyong lahat. So guys, uwi sana ako doon sa aming bahay. So napansin ko po dito sa may latayan, mayroon akong nakitang banay-banay andyan sa taas. So ang ginawa ko guys, siningit ko. Kasi itatanim ko siya kasi maganda po siya guys. Yung banay-banay na yon. So nandun kasi ako galing sa aking okra. Nag-pruning po ako ng okra ko. Ayan, yung okra ko sa may dulo, guys. Yung nakita, dahon na lang. Dahon lang yung nakita kasi dito pa ako malapit sa may latay. So, may dala-dala pa akong cutter. So, napansin ko lang yung banay-banay. So, siningit ko sa guys. So, maganda sa guys. Dali, uwi ko sa bahay. Andyan ko sa kinoa sa may taas. Ay, hindi sa buko. Andyan sa bunga. Yung inanganga. Hindi pala sa buko. So, ito sa guys. Oh, maganda. Ayan, magandang halaman po ito, guys. Ayan, bihira lang po ito, guys. Nakikita. Ayan, kaya nakita ko sa guys kasi maganda siya. So, kisiningit ko. Nandalin ko sa bahay at itatanim ko. So, yawa nga langgam niya. Papasok pa sa tinga ko ah. So, uwi tayo sa bahay guys. Dalin ko sa doon at aking itanim. Ayan, pauwi na tayo sa bahay. Namin na maliit. So, pakita-kita ko pa yung aking banay-banay. Sino may gusto? Ayan. So, maganda ito. Magandang itanim ito guys. So, meron na rin akong tanim doon guys sa bahay. Dalawa. Ay, tatlo pala yun. Kaso lang, yung isa, dinala ng kapatid ko sa Maynila nung nagbakasyon sila dito. So, meron na naman akong nakita. At meron na naman akong ipalit doon sa kinuha ng kapatid ko. Itatanim na naman natin. So, ayan yung bahay namin guys. Ayan yung gripo. Sinilip ko kung meron na bang tulo ng tubig. Kasi hapon na. Kasi sinanay lang dito mag-isa sa bahay guys. Kasi nagbakasyon sa Maynila yung aking kapatid. So ayan na guys, yung aking tanim guys, no, na banay-banay. So mayroon na naman kapalit yung kinuhaan ng kapatid ko. Ayan yung isa sa may dulo. Magaganda na. So tatlo na naman ulit sila. Ayan yung aking banay-banay guys. Nasa isang taon at 4 months pa lang yan guys. 1 year and 4 months. Ayan yung banay-banay ko na isa guys. So maganda sila guys tingnan. So, bihira lang ito guys makita at mahal ito guys sa Manila at saka may dalawang klase po ito guys. Yung lalaki saka yung babae. Kasi itong nakuha kong na bago parang lalaki ito kasi parang mahaba pero titingnan ko pa ito guys pag tumaba. Kasi yung unang tanim ko guys mga babae kasi malapad lang yung dahon na at saka maiksi. So, ayan o. Yan, maganda. So, dito yan guys, kinuha nung kapatid ko guys. Yung dinala na sa Maynila, yung tanim ko na isa. Kinuha na dito. Kasi, yan guys, mayroon na naman tayo pang palit. Ayan, tatlo na naman sila ulit. Ayan, banay-banay ko na bagong kita, bagong nakuha. Ayan, yung aso ko guys, yung makulit. Yung putol yung buntot. So, itatanim na naman natin sa guys. So, ayan, medyo hindi pantay yung pagputol ng puno ng kahoy. So guys, pantay natin para maganda patingnan. So ang tigas pa pala nito. Matagal na itong pinutol pero matibay pa rin itong puno ng kahoy guys. Napakatigas pa rin putulin. Tinan mo. Ayan, pakita-kita ko pa yung banay-banay ko. Ang ganda na talaga ng banay-banay na yan guys. Kasi doon kasi ako guys galing sa aking guys na okra. Nag-pruning ako ng okra ko. So ayan guys, so si nanay oh. Naglalakad-lakad na ano yun si nanay. Ayun kasi yung pamangkin ko na maliit ay dinala sa Maynila. Parang namingawan si nanay. So ayan yun si nanay oh, sa may likod ko guys. Pagala-gala sa paupo-upo na lang dong guys sa upuan. Si matanda na yung si nanay ay gusto naman ni ate sama padalan sana ng kuya ko ng pamasahe ay sasama sa Maynila. Ayaw naman niya. Kasi ang sabi ni nanay pag sumama daw siya doon sa Maynila eh baka daw hindi na naman daw siya pauwiin dito sa probinsya. Ayun yung tinatakutan ni nanay kasi dati si nanay matagal doon sa Maynila, ilang taon sa doon, hindi nila pinauwi. So, nung nakauwi na si nanay, wala nang balak bumalik sa Maynila. Sinatakot daw siya na hindi na daw siya pauwiin dito sa probinsya. Kasi si nanay kasi sanay, yan magigbungkal ng lupa. Ayan, maaga pa yan. Ando yan, sa garden ko guys. Nagtatanim din yan doon, kamuti, alugbati, pati yung kamantulan. Ayan, nagtatanim si nanay, kamantulan. Yung okra at saka ano pa yung mga tanim ni nanay doon yung iba doon ay yung
Yung ano ba yun? Kangkong. So, din yan, guys. May mga tanim din yan doon. Kaya lang, nung nandito yung anak ng kapatid ko ng bunso namin, pag nagpasok nun sa trabaho, ay siya yung nag-aalaga. So, ngayon, ay nagpuntahan sila sa Maynila, pati yung ate ko, ay dalawa na lang kami ditong naiwan. Kaya si nanay, parang wala nang kausap. Oh, ayun, si nanay, oh. Sa may dulo, paupo-upo na lang sa upuan. Parang namingaw. Namingaw. Ano ba tawag na yun sa Tagalog? Ah, nalungkot. Kasi wala na siyang kausap, wala na siyang parang tinatawag-tawag na apo. Apo na yun eh. Sa bunso namin, babae. Kaya ayan o, malungkot na naman si nanay. Kaya ayan guys, itatanim na naman natin dito yung ating nakuhang banay-banay. So, i-plaster natin yung bunot. Kasi tinaniman ko rin yan dati guys. Kaya lang nung nagbakasyon yung kapatid ko, ay dinala sa Maynila. Ayan si nanay oh. Malungkot si nanay sa may dulo. Ayan, nakaupo doon sa upuan na kawayan. Dalawa lang kasi kami dito guys. Kaya umuwi ako dito sa bahay guys hapon. Sinilip ko lang si nanay at tiningnan ko yung tubig kung may tulo na yung tubig. At saka nagpakain po ako ng manok. Yung kapatid ko nandun sa bahay nila. May mga manok kasi doon si pinakain ko. Ayan si nanay malungkot. Si pagkatapos ko nitong tanim guys ay uwi naman ako dun sa aking kubo. Ah, so ayan na guys oh. Maganda na siya. Pinalastar ko na guys yung banay-banay. So ayan ayusin natin ng mabuti. Pagplastar ng banay-banay. So ayan na guys maganda siya. Mahal daw ito guys. Sa Maynila dahil guys mahal daw ito. Pero dito sa probinsya. Hindi naman dito mas marami pero swerte mo pag mayroon kang nakita sa mga puno. Ayan, yung sa akin guys, sa puno lang yan, nakikita ko lang yan. Tapos sinisingit ko, tapos idinadala ko naman dito sa bahay, itinatanim. So maganda sa guys, pag ilagaan mo rin. Ayan o, oh. Ayan, maganda sa. Mahal daw ito eh. Kaya bihira lang din naman ka makakita dito yan sa probinsya. Ayan, kaya lang, hindi mo na binibili pag nandito, pag mayroon kang nakita. Kukunin mo na, at itatanim mo rin. So, ayan na guys. Ayan, maganda siya. Maganda tingnan. Para pag nagbakasyon na naman dito yung kapatid ko, mayroon na naman silang kukunin na banay-banay. So, ayan, yung aso ko, patakbo-takbo. Naglalaro. So, ayusin natin ng paglagay guys ng ating banay-banay. Ayan na, si nanay oh. Andun sa dulo. Ay, nako, malungkot si Alot, yung aming nanay, kasi matanda na. Dalawa na lang kasi kami dito na iwan, guys. Kaya, paghapon, umuwi ako dito sa bahay, sinisilip ko rin si nanay. Kung kumakain na ba, o ano ulam niya. Ayan, si nanay namin, andun sa dulo. Kaya lang, napansin ko itong banay-banay sa dinadaanan ko. Nakatingala ako doon sa may puno yung hinanganga. Sabi ko, ay may banay-banay pala dito. Kaya ayan guys, kinuha ko sa guys. Ayan yung makulit yung aso guys. O, ayan, asos, anon mo na. Kanon mo ng bunot. Ay, hindi pagkana. Ayan, so anayos na natin. So maganda na yung ating banay-banay guys. So ayan siya, naplastar na natin. Dagdagan pa natin ng bunot guys para may kapitan yung kanyang mga ugat. So, ayan. After mga ilang buwan, 5 months, maganda na ito guys, tingnan. So, titingnan natin kung lalaki ba ito or babaeng banay-banay. Kasi pag humaba ang dahon nito guys, ay lalaki po itong banay-banay. Pag humaba yung dahon. Pero pag maiksi lang sa lumapad sa tapos umiksi lang. So ito guys, maganda ito guys kasi babaeng banay-banay at dadami po ito. So yung unang tanim ko guys, dadami po yan. Oh yan yung makulit na aso oh. Nan, makulit na aso. Si Nike. Si Nike. Ayan, makulit yan. Yan yung tao dito kasama ni nanay pagkagabi. Maingay na mga aso. So marami yan sila dito. Ilan sila dito? Si Nike, si Uno. Si Baka at saka si ayan si Uno. Ayan, yan naman guys ay kasama ko doon sa aking kubo. Kung saan ako nagpunta doon din yan, sasama yan. Pag doon ako sa kubo ko doon din yan matulog. So ayan na guys. Tapos na natin lagay guys.
Ayan, yung makulit na aso. Oh. So, punta natin yung dati kong banay-banay dito, guys, na tanim. Ayan. So, ayan sa guys, marami sang patay na dahon sa ilalim. So, tatanggalin natin, guys. Linisin natin para maganda siya. Maganda tingnan. So, tanggalin natin yung mga patay na dahon, guys. Ayan. Para malinis sa tingnan, guys. Para maganda na sa tingnan. So, ayan, oh. Medyo maganda na siya. So, ayan. Naghabulan na naman yung aking dalawang aso. Naglaro na naman. So, ayan, guys. Tanggalin natin yung mga unang dahon. Ipopruning natin. Para malinis yung tingnan yung dito sa may ilalim. Ayan. Ayan. Habulan ng habulan yung dalawang aso. Naglalaro na naman. Ayan. Si Uno. Ayan si Nike. Dalawa sila ni Nike. Si Uno kasi pag umuwi ako sa bahay, uwi din yan. Pag nandun ako sa kubo, dun din yan si Uno sa kubo. Pag sa gabi, siya yung kasama ko doon. Tapos si Nike naman, si Clarice, ay si Kwan, si sino ba yung isa na yun? Si Baka, at saka si Max. Yun, kasama ni nanay dito sa bahay. So, ayan na guys, malapit na malinis. So, ubusin natin tanggal tong mga patay na dahon. Pag may tanim ka daw guys, maganda. Kasi pag malamig yung kamay mo, kahit anong tatanim mo, mabubuhay. Kaya sabi nila daw, malamig daw yung kamay ko guys. Kasi kahit ano yung itatanim ko, nabubuhay. So ayan sa guys, oh, maganda na siya. So maganda. Tapos yung isa na naman, ayan si nanay. Nagmumuni-muni sa upuan. Si nanay lang kasi mag-isa dito pag umuwi na ako doon sa aking garden. Ayan, si nanay na lang dito mag-isa sa kanyang bahay. So, nanonood-nood na lang ng TV. Tapos sa gabi, pinupuntahan ko rin dito pag gabi na. Mga 8 or 9, sinisilip ko yan sa dito, sa bahay. Tinitingnan ko, tulog na ba? O nanonood pa ng TV? Minsan, sisilipan ko siya. Nanonood pa ng TV. Yung TV yung nanonood sa kanya, pero siya tulog na. Nakahiga si nanay sa sopa, so sinisilip ko sa may bintana. Kasi yung bintana na, hindi na yan sinasara ng saradong-sarado na may awang yan guys. Kaya doon ko sa sinisilip. Kasi bukas naman yung ilaw. So minsan kita ko si nanay, nakanganga na yung bunganga ni nanay. Ay tulog na. Tapos yung TV na, ayun ang tumitingin sa kanya. Kaya tapag nakita ko si nanay, minsan tinatawag ko. Ginigising ko, hoy, nay. Yan, pinapanood ka na ng TV mo. Tapos sinasabihan ko, tinatanong siya kung ano na sana kumain, ano ulam niya. Sabay sagutin sa akin, oo. So, ayan o, si nanay. O, ayan, yung banay-banay. So, maganda na. So, guys, ayan o yung ating banay-banay. Ayan yung bahay ni nanay. Ayan. Yung bahay ni nanay, guys. So, tapos na tayo maglinis. So, uwi na tayo, guys, doon sa bahay. At magligpit-ligpit na natin tong mga dahon. So, ayun si nanay guys. Oh, ayun yung banay-banay ko guys. Natanim guys. Maganda na sila. Maganda na yung tingnan. So ayan na guys yung bago kong tanim guys na banay-banay guys. Ayan.